Hello everyone, welcome back again dito sa aking channel, ang BMD Portraits. So ituloy ko lang itong aking portrait na ito with Angelina Jolie using FCCP or Faber Castell Classic colored pencils. Papakita ko sa inyo sa video na ito kung paano natin gagawin itong magandang shadow na ito sa kanyang face plus yung earring na emerald green. So madami kasing mga colors ang ginagamit dyan ano, para makuha yung kanyang tone. So abangan nyo, panoorin nyo yung buong video, marami akong mga tips, mga tricks kung paano gagawin ng isang magandang portrait even if we are using just a student grade pencil o yung FCCP o yung Faber Castell Classic color pencils. Panoorin nyo at i-enjoy nyo yung buong video at sigurado akong marami kayong matututunan. So ito ano, yung pakita ko lang kung ano yung ginawa ko dun sa face niya na ano, na base tone ano. So ganito lang siya, no, itong ginagawa ko sa neck. Yun din yung ginawa ko doon sa buong face. So makikita nyo doon sa ano yun, sa unang part ng video, yung link ng first part nitong video na ito kung saan makikita nyo kung paano ko ginawa yung kanyang eyes, yung nose, yung lips. Medyo matagal-tagal na proseso siya. So meron siyang separate video, nandiyan sa description sa baba yung link ng first video nitong nitong portrait na ito. So dito nga ang ginagamit talaga natin ay pure FCCP. And ang ating sinusubukan dito is yung process na kung paano natin mapapalabas yung pigment ni FCCP at paano tayo makakagawa ng magandang portrait even if we are using a student grade pencil nga. So ang ginagawa ko, naglagay nga ako ng base tone para mas makatulong na mas maging saturated yung ating skin tone. So ang ginamit kong pencil doon sa base sa base tone is yung number 330, which is a darker flesh siya. So pinili ko na yung darker flesh para mas makatulong na maging saturated ang ating skin tone. So uulitin ko pa rin yung mga rule na ating susundan dito because in this portrait, ano, tinatry natin na pure FCCP, wala tayong gagamitin kahit anong solvents. At white paper din yung ginagamit natin, which is the Strathmore Bristol Vellum Surface. Pinili ko yung vellum surface para kahit papano ay may kapitan yung pigment ng ating FCCP. So, ulitin ko, no, hindi ba ang isa sa mga problem natin with FCCP is bukod doon sa intensity ng pigment na kulang nga siya, no? Is yung blending ano niya, yung parang limitation niya sa blending, no? Isa sa mga complaint ng mga baguhang artists na or portrait artists na gumagamit ng Faber Castell Classic, isa sa pinaka ano nila is dito yung kapag nag multi-layer, malaki yung tendency niya na maging magaspang yung iyong produkto. So dito nagbibigay lang ako ng mga tips o konting remedy, no, kung paano natin masusolusyunan yung problem na yon. So una kong ginagawa para ma-ensure na hindi magiging rough yung texture, although hindi naman masama yung rough texture kasi may mga skin tone naman na ganun, no? Pero if you want something na smooth, like ito, female skin na gusto mo medyo smooth and saturated, ang una kong payo ay nasa layering yan, ano. Medyo ingat tayo ngayong mag-layer, no? Kapag gagamit tayo ng FCCP. Which is a good thing for FCCP because medyo matigas yung LED niya. So kahit tasa tayo ng tasa, panatilihin natin na matulis, na matulis, na matulis yung ating pencil. At huwag tayong matetempt na mag-put ng pressure o mag-diin sa ating pag-layer, no? Kasi yun ang nakakagaspang, no? Hindi na tayo, parang magiging limitado yung malalagay nating pigment kapag nag-put tayo ng pressure. Kaya mapapansin nyo dito sa paghawak ko ng aking pencil, ano, madalas, halos 90% ay medyo pa-slant, ano. Maliban na lang kung maglalagay ako talaga ng mga sharp details, medyo patayo yung hawak ng pencil. Pero sa layering stage, ano, habang nagpapatong-patong ako ng mga kulay, ay pa-slant para medyo light lang yung ilalagay natin na pigment, ano. And trust me, maano talaga, worth it kapag nag-multi-layer tayo. Ibig sabihin, ia-achieve natin yung mga shadows, even the deepest shadow,
sa pamamagitan ng pagpuput ng layer after layer ng iba't ibang color. Normally, I would go from dark to light. Gaya nito, pansinin niyo kung paano ko gagawin itong sa face niya na ito, parang contour nung kanyang face, ano. Una, gumagamit ako ng black, okay? Medyo ingat-ingat lang, ano, sa paggamit ng black. Make sure na very light lang ang pressure na gagamitin mo, kasi you don't want to be na maging over yung paglagay mo ng black. So ginagamitan ko ng black lalo na sa mga deep shadows. Pansinin niyo itong contour ng kanyang face, very very deep yung shadow niya, no. So medyo mahihirapan tayo na at i-achieve yan, ano, with FCCP if we don't use talagang mga dark pencils, ano. Ngayon, para ma-ensure na makuha ko yung ganyang ka-deep na shadow, ginagamitan ko muna ng black na very light lang, ano, parang pasada lang ng black para matulungan lang ako do sa contour, no. And then after the black, dun na ako sa aking dark brown. Si dark brown naman, siya yung nagme-make sure na hindi naman magmukhang artificial, ano? Kasi kung black lang siya, as talagang black lang, mas hindi mukhang natural, ano? So pag pinatungan na natin siya nitong dark brown, ay yung black ay nagiging deep shadow na siya unti-unti. Pero hindi natin kakailanganin nga na mag-put ng pressure, kasi yun yung mga common mistake ng mga nagsisimula pa lang sa portraiture, na ina-achieve nila yung mga dark tones sa pamamagitan ng paggamit ng dark pencils at sa pamamagitan ng pagdidiin ng pag-apply o pag-layer, no? Hindi ganon. Dapat multi-layer pero light pressure lang talaga all the way through. Maliban na lang kapag sa katapusan na yung saturated na at satisfied ka na dun sa darkness ng shadow, pwede kang mag-lightly apply pressure. Yun ang tinatawag na burnishing. Pero sa huli na yun, ano? Ayan. So, with FCCP, medyo limitado siya sa ability to burnish. Pero, kaya nga, ang ginagamit ko with FCCP normally, sa light shadow, I use the white pencil for the burnishing. And then, sa darker shadows naman, yung flesh pa din talaga. Kaya nga dito, medyo madaling nauubos yung mga flesh tones natin with FCCP. Kasi ginagamit natin siyang pang base tone, and ginagamit din natin siyang pang burnish. So, isa sa pinaka-useful, actually, masasabi ko na pinaka-useful na pencil sa ganitong technique na multi-layered and then the burnishing is the flesh pencil. Ngayon, nakikita nyo ba gumagamit ako ng dark green doon sa kanyang mga dark shadows, sa mga deep shadows? Yung doon sa mga lighter shadows, napapansin nyo ba ginagamitan ko siya ng light green? Pero sa mga deep shadows katulad nito, ginagamitan ko ng medyo darker green sa shadow. Yan. Pero papatungan pa rin natin siya ng madami pang mga colors. Gaya nito, light brown na tayo, no? After the dark green, dun na tayo sa ating lighter brown. Para mas maging natural naman yung kulay nung ating nilagay na green kanina. So nakita nyo, unti-unti kong binubuo yung skin tone, yung shadows, sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga layers sa pamamaraan na very light pressure lamang. Ayaw ko na at this stage na ako ay nag-a-achieve ng shadow, ay ayaw kong mag-press ng hard sa aking pencil. Kasi at this stage, gusto ko i-allow pa ako ng aking paper na magdagdag pa ng maraming pigments hanggang maging beautifully saturated at satisfied na ako doon sa tone ng aking ginagawang portrait. So yan nga, ano, nakita nyo ba yung isang doon sa kanyang yung contour na isang block na shadow na yan na very dark sa pagitan ng kanyang cheekbones at saka ng jaw. That shadow, kailangan makuha natin yan, ano. So ayan siya. And then nag-a-add ako, normally ang ginagamit ko kapag mga darker shadows katulad nito, yung mga dark pencils lang ang ating gagamitin. Ayaw natin munang if you want to add gaya nito, gusto ko magdagdag ng pinkish tone, dark pink yung aking ginagamit para hindi maglighten yung aking shadow. So gaya nito, gusto ko ng something orange, dark orange yung ginagamit ko.
Ganyan sa FCCP, I don't recommend it sa mga artist grade pencils, ano, kasi napaka-pigmented naman nila. Si FCCP kasi kahit ganyan dark orange, ano, pag nilayer mo yan, light pa rin naman siya. Hindi naman siya magiging sobrang dark na yung shadow mo ay hindi naman na mukhang natural. So don't worry about FCCP. Huwag ka mag-hesitate to use dark colors, ano, kasi hindi rin naman siya ganun ka-dark talaga pag nilayer mo, dahil nga medyo limited talaga yung kanyang pigment. So nandito na ako ngayon sa aking burnishing stage, kung saan yung mga dark shadows na nilagay ko, bine-burnish ko na siya or bine-blend using flesh and white pencil. Yung white pencil para doon sa mga lighter shadows, and then yung at ito yung dark flesh para doon sa mga dark shadows. At napansin mo, kahit nilalagyan natin siya ng flesh, ay hindi naman na to-tone down yung ating shadow, kundi mas nag-i-intensify pa nga siya. So again, ano, ang payo ko sa mga gumagamit ng FCCP o sa mga beginning artists, ano, ang buhay ng portrait ay nasa shadow at saka sa highlight, or doon sa tinatawag na contrast. Dapat ay makuha mo yung tamang darkness at tamang lightness ng mga parts, ano? Kasi doon umaangat yung ating drawing. Nakita mo ba yung kanyang nose, pansin ninyo? Ay talagang mukha talaga siyang nakaangat, to, three-dimensional. Because talagang in-observe ko, no? Yung talagang dapat nasaan yung light source, and then nasaan yung mga shadowed areas, para umangat talaga yung iyong drawing, ano? Ngayon, papakita ko naman sa inyo ito kasi natuwa ako dun sa kanyang earring na para siyang bluish green. Ano bang tawag niya? Aquamarine ba yung kulay ng kanyang ano? So, i-achieve natin siya. Ganun pa din, ano? Katulad nung ginagawa natin sa skin tone, ganun pa rin, I go from dark to light. So, sinimulan ko sa black pencil para sa mga dark shadows. Tapos, sinundan ko ng parang the darkest blue na meron ako na pinatong ko sa black. Tapos ito naman, pinatong ko rin sa black, dark green. Okay, and then the remaining parts, nilagyan ko nitong light blue para maging pinaka base niya. And then, sinundan ko nitong parang apple green para doon din sa mga mid-tones niya. Okay, kasi gusto ko makuha rin na three-dimensional din itong kanyang hikaw. Okay, and then ini-intensify ko yung mga shadow using the same pencils. So it's a combination of blue and green. Ayan. So may mga parts kasi siya na sobrang light, may mga parts naman siya na dark. So kailangan mo lang siyang makuha ng ganyan, ano? So dito medyo struggle nga because limited nga yung pigment ni FCCP. So ginagawan ko na lang talaga siya ng paraan na kahit papano ay maging saturated pa din siya at mukha talagang crystal. Ayan. Medyo aangat pa siya kapag nalagyan ko na ng mga dark shadow sa paligid, ano, yung buhok, na pag naigawa ko ng black, ay aangat pa itong ating hikaw. Pero at this point, okay naman na siya, nakaangat na rin siya, no? So, ayan siya. So, lagyan natin ng puting ball pen para sa highlight. So, ito lang muna yung maipapakita ko part 2 ito, no? Abangan nyo yung buhok sa part 3. Okay? Thank you for watching BMD Portraits. Bye-bye!